Yan o, mga sapo. Yan ba, Marcos Jr., ang walang mga baril ni isa? Yan ang titingnan mo. Oh. Ano yan? Ayan, ayaw ni Tori ipadaan sa scanner ang bit-bit nila na box. Ayan, wala kayong nilalabag na ano? Ayan o. May scanner kami. Ganito kayo katarantado, Tori. Nagkakaroon na po ng dahil. Sir, bakit no. Yan, sir? Ayaw po nilang padaanin sa scanner yung box na dala nila. Baka may bumba sa loob yan. Yan, kung matino kayong pulis, wala kayong masamang balak sa QGC, bakit ayaw niyong ipadaan sa scanner? Yan o, nagkagulo na o, diba? Oh. Tapos sasabihin niyo, mga agresibo ang taga-QGC, dinidepinsahan lang nila ang tama, ang rights nila. Alas 9 ng umaga. Oh, magmatigas? Ikaw ang sumunod sa ano nila. Ang inaka, religious and compound yan. Ah, mga demonyo kayo. Tingnan mo, yan ba ang mga walang baril? Bangag, Marcos Jr.? Tingnan mo ito. Ang inaka, nakikinig ka sa mga kasinungalingan ng mga pulis at saka mainstream media ng mga bayaran. Ah? Binabaliktad ang mga balita. Tore, huwag ganyan. Ah, yabang mong nimal ka na turi ka, ha? Ha? Tapos sasabihin yung mga agresibo ang mga taga-kingdom? Kayo yung mga gago dyan na hindi sumusunod sa patakaran ng kingdom? Ana, si Tore! Yan. Dito na po tayo ngayon. August 25. Pwede 24. Hindi nila dinaan yung box na dala nila sa scanner namin. Kaya nagkagulo. Kantado talaga mga pulis. Nga walang hiya. Ayusin niyo pag-treat niyo sa amin, ma'am. Pinatulog kayo na maayos dito sa compound. Pinalamon pa. Ang ting ng tulog na mga kasama niyo dito, gaganyan ninyo mga tao dito. Buhusan niyo na ng initubig yung mga yan. Sana maging respectful din po kayo. Ha, hindi pinadinaan sa scanner ang box na ano kayang laman diyan, baka mga bomba diyan. Dito ang himbing ng tulog ng mga kasama niyo. Respetuhin niyo rin sana yung mga tao dito, ma'am. Grabe na talaga 'to. Walang hiya, pati kayo mga babae kayo, ha. Mga amoy na siguro yung mga panty niyo diyan. Papagamit din kayo kay Tori, ha. Wala kayong mga dignidad, wala kayong mga prinsipyo. Ha? AFP neutralizer sa bansa natin. Ganto na po ginagawa. Itong General Tore na to. 1/4 pa lang daw naikot niya. Kahapon. Kahit kanal nilusong na niya. Baliw na yan eh. Yan. Ah? So, Marcos Jr., panoorin mo yung mga video na galing sa SMNI para makikita mo at imulat mo yung bangag mo na mata kung wala bang bit-bit na mga long arms na mga baril ang mga pulis. Okay, bangag? Imulat mo. Huwag kang makinig, ikaw ang presidente, binuto ka ng taong bayang hinayupa ka, nakikinig ka, one-sided kang kupal ka, nakikinig ka sa mga kasinungalingan at sa ka-one-sided ng mga pulis. Ha? Ni hindi ka man lang nag-iimbestiga kung totoo ba
yung mga pinagsasabi ng mga sinungaling na pulis na sumisipsip sa puwit mo at pinagsasabi ni Marbil at ni Abalos na mga sinungaling. Mga walang hiya kayo. Kung maganda ang pakay ninyo, ah, kung talagang totoo na ang hinahanap ninyo dito ay si Pastor Kibuloy, bakit marami kayong mga binibitbit na kung sino-sino, ah, pinagpasuot ninyo ng police uniform? Ah, mayroon pang mga taga-diwalwal na mga minors na pinapapasok ninyo halata na huhuli kayo ng mga members na mayroong minor di edad. Ah, pinapasuot ninyo ng police na uniform, which is, that is illegal. Ah, and then mayroon pa yung isang hinayupak na yung bayaran ni Juntiveros na nagtestify sa Senado noong investigasyon, ah, andoon sa loob ng ano si Edward Mang Masayon, Masayon ba 'yun? Oh. Ah? Na nahuli din ng mga member of KOGC nakasuot ng camouflage uniform ng police. So ano 'yun, Tori? Ah, sumusunod ba kayo sa batas? Maayos ba ang pakay ninyo dyan? Ah? Wala kayong search warrant. Kayo ang lumabag sa batas. Ah? Libong-libong paglabag sa batas ang ginagawa mo, Tori. Yan ang tandaan mo. Titingnan lang natin kung mayroon ka pang malalamon pag-retired mo or kulungan ang punta ninyo. Mga hinayupak kayo. Bakit pa kasi pinapatulog nyo yan? Huwag ninyong patutulugin yung mga hinayupak yan, pati yung mga babaeng pulis na yan. Huwag nyong pakainin, huwag nyong bigyan ng pagkain, huwag nyong bigyan ng tubig. Binabalahura na nga kayo. Maging mabait pa kayo sa isang mga demonyo. Yan yun. Kapal ng mukha. Tsaka pa yung mga mainstream media na mga bayaran. Yung mga mukha na mga ang galing mag-twist ng story. Mga one-sided. Sa pulis lang sila nakikinig sa isyu. Siyempre naman, pagtakpan talaga ni Tori ng mga kapulisan ang ano nila. Dahil desperado na sila. Desperado na kayo, di ba? Pahiya kasi kayo. Tori, di ba? Pahiya ka? Desperado ka na. Kasi hindi mo nakikita si Pastor Kibuloy. Kung ano-ano na lang yung naririnig ng putang inang scanner mo o ano yan, detector mo na pati may breathing daw, may breathing ng ano, breathing ng palaka, breathing ng titik mo siguro, naririnig mo. Kung saan-saan ka na lumusog, tingnan mo, sabi dyan sa member na pati kanal, pati mga imbornal, kundi ba kayo mga praning, mga baliw? Papasok ba si Pastor Kibuloy dyan? Hindi kayo mga siraulo kayo o mga bangag kaya kayo? Pang-aabuso, grabe. Grabing pang-aabuso ng mga hinayupak na to. Wala nang batas to, puro illegal ang ginagawa nila. Unang-una, wala silang search warrant. Yung warrant of arrest nila, kunyari sa simula nilang pagpasok, naka-address pa sa Pasig, illegal na yan. Violation na yan dahil yung NBI na unang nag-investigate, nag-check doon, na pumapasok doon, mayroon na silang iniwan na later sa ano sa kay Attorney Torion. Kasi pumasok yung NBI, maaliwalas, walang gulo, hindi pa nga nagbitbit ng mga armas, walang nakita na Pastor Kibuloy doon. Tapos lumusob itong mga demonyo, sabi ni Tori, whether you like it or not, papasok kami. So, ano yan, Tori? Di unang-una mo palang nasalita, nilabag mo na ang batas, kupal ka, langhiya ka. Wala kayong search warrant, kung ano-ano na lang pinaghalungkat ninyo doon, ginigiba ninyo, dinidikdik ninyo, binubungkal ninyo, pati carpet, pati refrigerator, binubuksan nyo na. Baliw ba si Pastor Kibuloy na katulad ng mga praning ninyong otok? Natitira siya dyan? Magtago siya dyan? Na alam naman talaga niya na lusobin yan ninyo? Hindi, si Raulo, si Pastor. Oy, si Pastor Kibuloy, andito sa akin, nandun sa langit. Binigay ko muna kay Lord. Yun.
Nga praning kayo, mga hinayupak kayo. Grabe siguro, baka siguro nakasuyop kayo. Oh. Kaya ganyan na lang kayo mag-isip. Gago. Ha? Desperado. Ha? Palpak. Operationitory. Ha? Agresibo na agresibo daw ang mga SKOGC. Kaya daw nagkaroon ng ano. Ha? Agresibo. Kayo yung hindi sumusunod sa patakaran, sa batas ng religious compound. Langiya kayo, gagawin nyo yan sa Katoliko, gagawin nyo yan sa INC, gagawin nyo yan sa ibang ano, mga Muslim religious. Kundi ba kayo papatayin? Kapal ng mukha nyo, ginaganyan-ganyan nyo lang ang mga QGC dahil ano sila, mga mabababait ng mga tao dyan dahil sa turo ni pastor. Ha, naisiksik sa puso nila na kahit ginaganyan nyo na sila, inaabuso nyo sila, hindi pa rin sila lumalaban. Tapos kayo, yung mga walang hiya, para kayong mga walang pamilya, para kayong walang mga anak, puro kayong mga demonyong tarantado. Tapos ang presidenteng bangag nakikinig sa mga kasinungalingan ninyo. Magkaparias kayo, mga walang kwinta, mga salot sa lipunan. Nga, tsutang ginimis ninyo.